mataas ang standard of living dito sa Switzerland. So, ang mahal ng bilihin, tapos ang taas ng tax. Mataas ang salary dito, pero around 40% nasa papunta sa tax. So, may 60% ka pa, yung expenses mo pa araw-araw. So, kaya hindi ko sinasabi kung magkano ang kinikita ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Kasi inisipin nila, oh, ang yaman mo naman ate, grabe. Pahingi naman, pautang naman. Oh, hindi nyo alam, oy, ang laki-laki kaya ng tax dito. Hindi nyo alam. Tapos, pero ang kagandahan yan, kahit ang laki-laki ng tax na binabayaran namin dito, ay ang ganda ng benefits. Isa na dito ay nung nanganak ako. So, mula nung nagbuntis ako, ay libre lahat ng check-up ko. Mandatory dito na magpa-check-up ka. At yung check-up ay libre. Imagine, nung time na buntis ako, ay mataas ang sugar ko, tapos mababa yung dugo ko. So, palaging chine-check yung sugar ko every 2 weeks, tapos yung blood ko once a month. So, it's just like every 2 weeks, nandun ako sa hospital, sa clinic. And then, iba yung check-up ng, ano, ng sugar ko, iba yung check-up ng dugo, iba yung check-up ng bata. So, noon nasa trabaho ako, naiinis ako na lagi akong nagpapaalam, lagi akong nakikiswap sa mga schedule dahil kailangan kong puntahan ito doon. Tapos, as in, ang dami-dami kong tusok-tusok sa braso, lagi akong kinukunan ng dugo. So, yun yung isang advantage ng magandang pamamalakad dito sa Switzerland. Yung benefit mo sa health insurance. So, nagbabayad ka ng malaking tax, malaking health insurance, pero balang araw, pagkailangan mo naman ay hindi ka problema ng babayaran. So, pagpunta dito sa Switzerland, pagpunta ka sa clinic, kahit wala kang dalang cash, hindi ka gaya sa ibang bansa na hindi ka gagalawin kung wala kang pera. Dito, no, tuwing pupunta ako, sa una, ipakita mo lang yung health insurance mo, and then sa susunod, sabihin mo lang yung pangalan mo. Or kahit di mo nasasabihin kasi may record ka na. Ayun. So, nasisaryan ako nung nanganak ako. Lahat, pati 7 days ako sa hospital, lahat binayaran yung charge sa health insurance ko. And then, ikalawa, so, yun yung kasama sa mga binabayaran ko ay yung ano bang tawag doon? Basta, kasama sa tax ay kapag nawalan ka ng trabaho, ay makakatanggap ka ng around 80% ng total ng sahod mo. Ito yung tinatawag na kapag nawalan ka ng trabaho, ay mag-apply ka ng chômage. So, hindi ka talaga maghihirap. Kumbaga, meron ka pa rin income. Yan. Kaya lang, siyempre, kung nasa chômage ka, yung under government ka na sinasawuran ka habang walang trabaho ay kailangan mong maghanap din ng trabaho, patunayan mo na naghahanap ka ng trabaho at hindi ka pwedeng umalis ng Switzerland, nandito ka dapat kasi patunayan mo na busy ka sa kasi search ng trabaho, hindi pwedeng pasaudin ka na lang ng pasaudin tapos nandun ka pala nagta-travel, hindi pwede yon. So nag-i-stay ako dito sa Switzerland.